Cesar Climaco ay isa sa mga makukulay na personalidad sa makabagong kasaysayan ng bansa. Isa siyang politiko, matapang at precursor umano ng Yumaong DILG Secretary Jesse Robredo. Kinalanin natin siyang mabuti sa tulong ni Xiao Chua sa Xiao Time, Ako ay Pilipino. Pakasaysayan nga po, it's Xiao Time! Alay po ang episode na ito sa isang bagong history organization sa Western Mindanao State University sa Zamboanga City, ang Historists. Sana huwag kayong magpapaawat sa pagtataguyod ng ating kasaysayan. Tungkol sa bayan ninyo ang episode na ito. Ngayon, wala nang hindi na nakakakilala kay Jesse Manalastas Robredo, ang malinis at simpleng dating sekretary of Interior and Local Government na nag-angat sa Naga upang maging isa sa pinakamaunlad na lungsod sa Pilipinas habang nagwawalis mismo ng kalsada at naglalaro ng basketball kasama ng mga kabataan. Para sa kanyang new brand of leadership that privileges accountability, transparency, effective city management, and governance, ginawaran siya ng Ateneo de Zamboanga University noong 2008 ng Mayor Cesar Climaco Award. Cesar Cortez Climaco? Ha? Who's that Pokemon? Siya ang may tuturing na Jesse Robredo ng kanyang panahon. Si Cesar ay isinilang noong 1916 at nagtapos na pag-aabuga siya sa Universidad ng Pilipinas bago magsimula ang digmaan. Habang nag-aaral, umekstra rin at naging janitor ng Court of Appeals. Unang inatasang maging mayor ng Zamboanga City noong 1951 at nahalal na maraming beses sa iba't ibang panahon. Sumama siya sa Operation Brotherhood ng Jaycees at tumulong sa mga sinasalanta ng digmaan sa Vietnam. Naging komisyonado rin siya ng customs. Nang ipataw ang batas militar noong 1972, nagpatapon ng Amerika at sinabi niyang hindi na magpapagupit ng buhok hanggat hindi nagtatapos ang diktadurang Marcos. Karyo Sakay. Bumalik sa Pilipinas noong 1976 at nagbalik bilang alkalde ng Zamboanga noong 1980. Hindi suhol, kundi candy ang bigay niya sa mga bata na sasalubungin siya habang sakay ng kanyang motorsiklo. Laging isinisigaw at kinakanta ng mga bata ang kanyang pangalan. Naging maganda rin ang pakikitungo niya sa mga kapatid nating Muslim, ngunit tinuligsa niya ang kawalang aksyon ng mga pulis at militar. May scorecard siya sa labas ng City Hall ng mga hindi nalulutas na krimen at siya mismo ang umeresponde sa mga mararahas na pangyayari. Tinatakot ang mga siga, dinidisarmahan ng mga pulis na natutulog on duty. Pero ayaw niya magdala ng baril at ng mga bodyguard. Sa kabila ng pagiging kritiko niya kay Marcos, naanyayahan pa siya sa palasyo sapagkat napapatawa niya ang presidente. Ngunit nung mapas lang ang kaibigan niyang si Ninoy Aquino, nagpatayo siya ng monumento sa pader para dito na may nakalagay na si Ninoy ay pinaslang sa ilalim ng panguluhan ni Ferdinand E. Marcos, son of Batak, SOB. 28 years ago, sa susunod na linggo, November 14, 1984, bago umisponde sa isang sunog, nakita niya ang ilang kabaong sa isang punerarya at sinabing, "Paninyo ang isa para sa akin." Sa pook ng sunog, pauwi na si Climaco at sumakay na ng kanyang motosiklo nang bigla na lamang siyang binaril. Namatay si Cesar Climaco na naglilingkod sa bayan, inilibing na bayani ng kanyang mga kababayan. Sana hindi natin makalimutan si Cesar Climaco, bayani na kulpa. Ay si Cesar, ay si Cesar, ay si Cesar Climaco, maskin biyeho pero macho, ay si Cesar Climaco. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng bayan. And that was Xiao Time.